Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ngayong oras po ito ang ating pong pag-aaralan ay mula sa aklat ng Proverbs o Kawikaan, Proverbs chapter 14 verse 12. Isang verse lang po ang ating babasahin. Sabi po ay ganito, "There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death." May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Ang title po ng pag-aaralan natin sa oras na ito ay The Way and the End. Ang daan at ang katapusan. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, maraming maraming salamat po sa iyo sa sandaling ito na maibahagi po ang iyong banal na salita. Salamat sa pribileyo na pinagkaloob mo sa akin. Dalangin ko po, Ama, na maunawaan namin ang iyong salita. I-pandit mo po ang bawat puso ng makakarinig. Dalangin po namin na nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalatiknaan at ikaw po ang aming itataas Panginoon. Ikaw lamang ang aming pupurihin. At gamitin mo po ang iyong abang lingkod sa paghahayag po ng mga salita. Purihin ang dakilang pangalan at ang lahat ng ito'y dalangin po sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen at Amen. Dito po sa ating binasa ay nais ng Panginoon na bigyan tayo ng wisdom. Bigyan tayo ng babala. Sapagkat sa ating pong mundo ay maraming balak tayo. Katulad po ng ating binasa, there is a way which seemeth right. Ano po? Mapapansin po natin yung phrase na the way that seemeth right. Seemeth right po, ibig sabihin, to have the appearance of truth or fact. Ano po, katulad ng sabi ko kanina, ay ito po yung pangungusap na mayroong itinatago. So, yung ibig po sabihin ay ang tinutukoy dito ay untruthful way. Hindi totoong paraan. Ano po, kung babasahin ulit natin yung ating verse ay sabi doon, there is a way which seemeth right unto man. Mayroong mga daan na akala ng tao na ito ang tama. So ngayong gabi po o ngayong hapon ay nais ng Panginoon na bigyan tayo ng warning. Ano po? Sapagkat mayroon pong tinatawag na deceitful way. Ano po ang ibig sabihin nito ng deceitful way? Ang ibig pong sabihin nito ay deliberately misleading someone or something. Intentionally or intended to mislead a person. So sa makatawid po, ito po ang nangyayari dito ngayon sa ating mundo. At sad to say na marami po talagang tao ang nalilinlang ng kaaway. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 po, ang sabi po ay ganito, "In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believeth not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." Dito po ay malinaw na ipaniliwanag ni Apostle Paul ang tunay na motibo sa likod ng panlilinlang na ito sa tao. Una, upang hindi daw po natin makita o hindi makita ng tao yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi pahalagahan ng tao yung paghihirap ng ating Panginoon
upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Ayaw ng Diablo na makita ito ng mga tao. At ayaw ding makita ng Diablo yung pag-ibig ng Diyos sa atin, yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Ipinakita niya ito hindi lamang sa salita, kundi ipinakita niya ito sa gawa nang ibigay niya ang kanyang sariling buhay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Itong bagay na ito ang itinatago ng Diablo sa tao upang ang tao ay hindi maliwanagan sa tunay na hangarin ng Diyos sa ating buhay. Ayaw ng Diablo na ang tao ay makakilala sa Panginoon. Ayaw ng Diablo na ang tao ay mapunta sa langit. Ang hangad o ang layunin ng Diablo, kaya siya nandilin lang ay upang ang tao ay mapunta ng impyerno. So, makita natin dito ang dalawang deceitful way na nais ipakita sa atin sa oras na ito ng Panginoon. So, the first deceitful way po is the way of man. Ano po ito? Follow your heart. Ito po yung tinatawag na the self-centered way of life. The me-first mentality. Ano po? Ako muna. At yung tinatawag na selfish attitude. Ito po ang sinusunod ng tao. Pero, nais po tayong paalalahanan ng Panginoon na hindi po maaaring tama yung isang bagay na dahil lang alam natin na ito ay tama. Ano po? Ang dapat po, para malaman natin kung ano yung tama, ay meron po tayong sinusunod na isang absolute standard. Ano po ba yung absolute standard? Ito po yung Biblia. Sa Biblia natin makikita kung ano yung tama at mali. Kung ano ang mabuti at kung ano yung masama. Hindi po dapat ang standard natin ay kung ano yung tradisyon na ating nakalakihan. Dapat po ang ating standard ay mula sa salita ng Panginoon. So, ito po yung unang way, daan na nais ilagay sa utak natin ng Diablo. The me first mentality. Follow your heart. No? Kung ano yung tinitibok ng iyong puso, sundin mo. Yun po ang turo ng mundo. Pero ano po ba ang sabi ng Biblia patungkol sa puso ng tao? Ang sabi po sa Mark chapter 7 verse 21 to 23 ay ganito, "For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. And these evil things come from within and defile the man." Yung pong sinabing, and all these things come from within, puso po ang tinutukoy doon. Kaya napakahirap po na ang susundin natin sa ating buhay ay kung ano ang sinasabi ng ating puso. Dapat po kung ano ang sinasabi ng Biblia. Okay. So, ang pangalawa pong deceitful way na nais ituro sa atin ng Panginoon sa oras na ito is the way of the world. Kung ano po yung sistema ng mundo. Yung binasa nga po natin kanina, yung 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ano ho, doon talagang ipinakita kung ano yung itinuturo ng Diablo
binulag niya hindi lamang ang mata ng mga tao, kundi ang paniniwala ng tao. Kumbaga, nilinlang niya ang ating mga paningin. Akala natin tama, pero mali pala. Akala natin 24 karat gold, nung pala tanso lang siya. So, mahirap pong panghawakan natin ay kung ano yung nakikita ng ating mata. Kaya po nais tayong turuan o paalalahanan ng Panginoon na mayroong mga bagay na akala natin ay tama, ngunit ang kakahantungan po pala ay kapahamakan. So ganito po ang sabi dito sa ating pag-aaral. The society or majority of the people gets to decide what is right or wrong. Di po ba? Ang pinaniniwalaan ng tao ay kung sino yung nakararami. Eh kung tatanda, kung alalahanin po natin kung tama itong tinuturo ng mundo sa atin. Kung babalikan po natin ng panahon na ang Panginoong Jesus ay nasa harapan ni Poncio Pilato at ng maraming tao. Si Poncio Pilato po ay may kakayahan, may kapangyarihan siya na magbaba ng desisyon at pawalang sala ang ating Panginoong Jesucristo. Pero dahil itong si Poncio Pilato ay hindi nanindigan sa kanyang desisyon, dahil natakot siya sa maraming tao sa kanyang paligid na sumisigaw ng crucify him, crucify him. So ano po ang ginawa nitong si Pilato? Nasunod kung ano yung sinasabi ng majority. Ganon po ang kalakaran ngayon ng mundo. Pag nakita nating marami sila, okay lang na sumama ako sa kanila. Mahuli man kami, marami naman kami. O kung magkamali man kami, marami naman kami. Huwag pong ganun, sapagkat ang buhay po natin ay napaka-precious sa paningin ng Diyos. Buhay niya yung pinambayad po dito sa ating kasalanan para po tayo maligtas. Huwag po natin baliwalain yun. Dahil yung pag-ibig po ng Panginoon sa atin ay napaka-precious. Ano po? At huwag nating baliwalain yung paghihirap na ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Huwag po tayong mamuhay ng tinatawag na pachamba-chamba lang. Maging sure po tayo sapagkat ang buhay po natin isa lang. Isang beses lang tayo mabubuhay dito sa mundo. At pagkatapos po nito, pag namatay na tayo, wala na po tayong pagkakataon na paguhin yung pagkakamali natin. Kaya po tayo tinuturoan ng Panginoon ngayon sa oras na ito dahil ayaw niya na mapunta tayo doon sa kapahamakan. Kaya yung pangatlo pong way na nais ipakita ng Panginoon ay ito po yung daan na tamang daan, the way of the Lord. Ano po? Ano ang sabi niya sa John chapter 14 verse 6? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So ito po yung tamang daan na nais ng Panginoon na ituro sa atin, na maunawaan natin, na sundan natin, na paniwalaan natin, panampalatayanan natin, sapagkat ito pong daan na to ang tangi lamang na makapagliligtas sa atin, ang Panginoong Jesucristo lamang po. Kung babalikan po natin yung ating text kanina, ang sabi po dun sa bandang huli, but the end thereof are the ways of death. Ang tanong, aling daan ang ating pipiliin? Ang daan ng Diyos o ang daan ng tao? Dalawa lang ang choices natin. At ikaw lang ang maaaring magdesisyon para sa buhay mo. Ang kaligtasan ay individual. Hindi pwedeng ipagkatiwala natin sa iba ang ating kaligtasan. Tayo mismo ay haharap sa Diyos at magsusulit ng ating mga ginawa dito sa lupa. Tandaan natin, hindi nakapagliligtas ang pagsapi sa iglesia. Hindi nakapagliligtas ang paggawa ng mabuti. Ang makapagliligtas sa atin ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang sabi sa Romans chapter 10 verse 9 to 10. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus
and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at nais niya na ikaw ay maligtas. Kaya kaibigan, iyuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mata, at sumunod ka sa panalangin ng aking katulong, sa panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa sandaling ito na naunawaan ko na ako bilang kasalanan ay hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Salamat po sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na ito, Panginoon, ako po'y humihingi ng kapatawaran sa aking pong mga kasalanan na gawa. Inaanyayan kita sa sandaling ito na pumasok sa aking puso. Nais kitang gawin, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Simula po sa araw na ito, ikaw na po ang maghari at manguna sa aking buhay. Salamat po sa iyong mga salita na nagbigay sa akin ng liwanag, pangunawa. Salamat po at ang lahat ng pagdalangin ko sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Kaibigan, kung tunay na tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso, sa oras na ito, ang sabi niya sa John 1:12, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, and even to them that believe on His name." Kaibigan, binabati kita. Simula sa araw na ito, ikaw ay naging kapamilya na ng Panginoon. At nawa, patuloy ka sa iyong paglago, sa iyong spiritual na buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa ay napagpala po tayo ng salita ng Panginoon. Sa Diyos lamang po ang papuri. Salamat po ng marami. To God be the glory.